Walang tigil sumpuin ng PNP San Jose del Monte, Bulacan laban kontra droga na muling pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Edilmar G. Alviar, hepe ng San Jose del Monte PNP, at ang grupo ni Police Major Ferdinand Marcos ng Intelligence Division sa buong lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Sa determinasyon ng grupo ni Marcos na sugpuin ang mga sangkot sa illegal na droga, ay muling naging matagumpay ang kanilang operasyon sa Cadus Road, Barangay Yakal sa San Jose del Monte, Bulacan. Naaresto ng mga otoridad ang target na suspect na di umano isa sa nagbabagsak na droga sa lungsod na kinilala na si Ronel Villanueva na kasalukuyang naninirahan sa Bagong Silang, Caloocan. Masasabi mo na itutuloy yung target dito sa operasyon? Alam po sir, dalawang po ng pangangailangan sir. Binabagsak lang po sir. Ha? Binabagsak po. Kasunod nito ay naaresto din ng mga pulis ang isa pang target na di umano dinadalhan ni Ronel na target din ng operasyon na si Alvin Espanyola upang ibenta ang droga sa kanilang barangay. Ibenta po. Illegal na droga po. Arestado din ang apat pang kasama nito na sangkot din sa illegal na droga. Ayon sa nanay ni Alvin ay nagdududa na siya na may illegal na ginagawa ang kanyang anak. Sinasabi ko na siya sa kanya dati na bakit may pumupunta na kaibigan niya. Ang sabi naman niya, makikiwifi at naglalaban daw sila ng laro. Wala po akong nakikitang ano, nasa loob po sila ng ano eh, kwarto. Kung nalarapat, tatanggapin ko po talaga na makulong siya. Ginusto niya yan eh. Ako ang bumubuhay po dyan sir eh. Gulat nga po ako bakit ganyan yung ginawa niya. Sa kopiska sa mga suspect, ang higit kumulang 60 gramo ng hinihinalang shabu na nasa street value na nagkakahalagang 400,000 piso at na-recover naman ang Baybas money. Itong taon to, wala po itong na list sa barangay. Pero po may nakakarating po sa aming butihing kapitana na ibabato naman po sa Peace and Order Committee ng Peace and Order. Ang ano po kasi medyo involved nga po, nai-involve nga po yung bata. May mga nakakarating po sa aming barangay na kasi may dumadayo po na alam naman natin na gawain ng yung hindi mabuti. Alam naman natin involved yung mga dumarating din na tao. Kaya minsan na pagdududahan, syempre po nakakarating sa barangay na isusumbog ng mga residente natin. Unang-una po sa pangunguna po ng aming kapitana Leonor Escuro, then sa Peace and Order Committee po ng Kagawa Dulay, at nagpapasalamat po kami unang-una sa ating Mayor Arthur Robes, then sa ating pong ating Kong Rita Robes, then sa pamumuno po ng ating bagong epi po ng PNP. Naharap ngayon ang mga suspects sa kasong Republic Act 9165 o pag-iingat sa illegal na droga. Para sa RTV News, Unil Manuel, Rumaragasa sa Balita.